Meron uli tayong gagawin ngayong umaga na ito. Magpiprint tayo ng t-shirt gamit ang DTF na printout. Siyempre, ang una mong gagawin, edi i-prepare yung design mo para sa DTF printing. Yung original na logo nito, merong background na puti talaga. Yung gagawin natin ngayon, tatanggalin natin yung background na puti. Tatanggalin natin yon kasi yung t-shirt na ipapagawa niya ay kulay puti na. So, hindi na natin kailangan yung background na puti kasi puti na yung kanyang damit. Ang magiging background na puti ay yun mismong damit. Dito, kung makikita nyo, tinanggal na natin yung mga puti niyang background. So, ang natira na lang, yung mga text at saka yung mga image na hindi puti. So, ito ngayon yung iaayusin natin papunta dun sa canvas ng ating graphic design software. Dahil naayos na natin yung design, pwede na nating ayusin pagpantay-pantay na natin para mas maganda siyang lumabas kapag na-iprint na natin sa DTF printer. Sisave mo siya as PNG file. Remember, dapat wala kang background. Kaya pag sinilip natin yung ating design, ganito ang makikita nyo, PNG siya, so wala na yung mga background, transparent na siya. So dapat isave nyo lagi na transparent yung inyong ipiprint para sa DTF. Unless yung inyong mga design o yung gusto ng client ay merong background na puti. So since ito, hindi naman kailangan yung background na puti, na-save natin siya as transparent yung background. So punta na tayo ngayon sa printing. Bakit meron ako niyan? Kasi yung isasalang natin, polo shirt. So, para lang hindi tumama dun sa butones at saka dun sa kwelyo, nilalagyan ko ng palaman. Next na gagawin is, preheat natin yung damit. Mga 10 seconds lang din para mawala yung mga moist. No? Alam nyo naman yun eh, kung nag-heat press kayo, huwag diretsong heat press agad kasi mababaklas yan. Kung ano mga moisture. Pinakamaganda is, preheat mo. Mga 10 seconds lang din. Okay na yun. Yan. Automatic siyang bumubukas. Pag na-preheat mo na, edi ilagay mo na yung image mo. Ito ang image natin. Nagkakaproblema ba kayo sa paglalagay? Minsan pag sinuot na, nakaganoon. Tapos minsan nandun na sa gilid. Ito lang po yun. Dulo ng kwelyo, nakagitna doon yung image. Yung dulo ng image mo, katapat dito sa may dulo ng manggas. So pag nailagay mo na yan, syempre, lalagyan mo ng ano, teflon. Pusa lang. With teflon. 10 seconds lang. Yun, lumukas na siya. Pagkatapos, punasan mo lang ng konti para mas dumikit pa ng konti. Tapos, huwag mong tatanggalin muna yan kasi tinatanggal natin yung plastic niya kapag malamig na siya. Gusto ko DTF kesa printable vinyl. Ang printable vinyl, dami mong pang gagamitin eh. Meron ka pang kailangan na transfer tape, transfer film para maidikit. Tapos, pag kinapa mo siya, bukol. Kapag DTF, kapag kinapa mong ganun, hindi mo maramdaman yung bukol. Parang screen printing. Pwede na yan. Pwede na yan. Yan, okay. Ewan, tanggalin yan. Dahan-dahan lang. Tanggal na. Ngayon, may second press yan. Yung second press mo, 6 seconds na lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yun. 6 seconds na lang. Ako pinupunasan ko ulit yan. Curing ang tawag dyan. So, pag tinignan natin, ayan na. Ayan o. Ayan na yung tatak. Walang bukol, diba? Ayan na. So, ganyan lang mga ka-printing ang DTF. Kung ako sa inyo, mag-switch na kayo sa DTF printing. Subscribe naman. I-share mo na rin doon sa mga baguhan sa DTF para matuto rin. Okay? Thank you. Bye-bye.